Laban. Sana naman talaga today is the day na makikilala ko yung Prince Charming ko. Lord. Mekenemen. Alam mo yun, pambawi lang sa pandemya, Lord. Kailangan ko ng kakapitan. Alam mo na yan. Ano na? Ubus na itong foundation ko, kaka-retouch. Puro unmatched, Lord naman. Seryoso ka ba? Putang ina mga pack shit kayo ah. Bakit ang choosing nyo? Dax kayo ha? Dax kayo? Ano to? OMG! Totoo ba? My God, grabe. I've been longing for this moment, Lord. Akala ko sa fairy tale lang nangyayari to, but then I realized life is a fairy tale and you are my prince. Practice lang. Alam nyo na, baka yun na yun. Bye! Hi, miss. Chutang ina, seryoso ba? Ah, kung minamalas ka nga naman, sayang ang foundation ko dito. Lord naman! Sabi ko, bigyan mo kong Prince Charming, bakit naman frog naman itong binigay mo? Lordy, malmal ng foundation eh. Uy, hi. Magnanakaw ka? What? Magnanakaw ako? Oo, ikaw. Oh, mami ka, leche ka. Kasi, ninakaw mo yung puso ko. Leche ka! Alam mo, ikaw, magnanakaw ka. Kasi ninakaw ko din ba yung puso mo? Hindi. Kasi mukha ka snatcher. Ng puso mo? Ng bag. Puso. Ng bag. Sa taba kong to, magiging snatcher ako ng bag. Pero totoo. Sige, snatcher na ako ng bag. Para may pampagawa ko ng palasyo para sa magiging prinsesa ko. Kala mo naman kalakihan ang kita sa snatch, ano? Tumigil ka, hindi ka nakakatuwa ah. Pero alam kong nakaka-inlove ako. Kita mo yan? Alin? Alin? Ayun, oh. Yung mukha mo. Mukha ko? Bakit? Anong meron sa mukha ko eh? Nababagay sa mukha ko. Kabahan ka naman, hoy! Ano, maawa ka sa magiging anak natin. Ito. Ha? Huh? So, magkakaanak tayo? Ilang gusto mo? Ilang gusto mo? Gusto ko tatlo, tapos batik-batik, tapos yung isa walang buntot, ganun. Teka lang, may baboy bang walang buntot? Obo, bastos ka. Pero, mamaling kita. Yee! Tumigil ka na nga! Hindi nga nakakatuwa, nakakainis!
Teka lang, may tanong ako sa'yo. Kung naiinis ka, bakit hindi mo pa binababa? Eh kasi, eh bored ako eh. Bakit ba? Bored nga eh. Masyado ko masaya, no? Kaya binubwisit ko yung sarili ko pa minsan-minsan. Ganun, para maiba lang. O, try mo rin. O baka dahil... Dahil gusto mong makapag-usap tayo. Ah! Ayaw. Gusto mo kausap. Ayaw ko tang kausap. Ayaw ko tang kausap. O, alam mo na kung bakit hindi ko pa binababa to. Bakit? Nang ina nito, kanina ka pa. Grabe naman. Ano tong naman mo? Shit, sorry. Okay lang naman na murahin mo ako. Mas tamalin mo ako. Lalalalalala. Martyr ka? Sa pag-ibig, oo naman, lahat naman tayo, di ba? Hindi rin kayo. Pero ano? Pero ikaw. Sige, ikaw. Ako? Hindi. Yung nasa likod na babae na nakaputi sa likod mo. Ako, oo. Desperada rin naman ako sa pag-ibig. Pero, not desperate enough naman para naman maging martyr ako, no? Alam mo, lagi ko sinasabi sa sarili ko, learn when to give in and learn when to give up. Ganon! Self-worth tawag doon! Uy! English yun, ha? Pero alam mo, mas lalo kong humanga dahil dyan. Napaisip tuloy ako, tama ka eh. Hindi ako dapat martyr. Kaya tangina mo rin. Tangina mo. Oh? Okay? O di ba masakit? Ano? Dalawang beses mo pa inulit eh. Oh na, sorry na nga. Sorry. So, sige nga kung sincere ka, ano? Kiss mo ako sa pisngi. Oh. Nawak ng pisngi ka, oh. Oy, asa ka. Asa. Ito na, kumakalusot lang. Ba't ayaw mo? Ayaw mo? Obvious ba? Bakit ayaw mo? Ano bang ayaw mo? Bakit ba? Ano? Pwede bang mabilis lang? Sobrang bilis. So may chance kung mabagal? Kirin. Sige. So ayaw mo sa akin. Tama? Tama 'yan. Hindi mo rin masabi, 'di ba? Oh. Alin ba? Ano ba 'yon? Ano man dapat sasabihin? Kung ano, kung bakit ayaw mo sa akin? Eh, kasi nga. Oh. May pagganon-ganon ka pa. Alam mo, diretso mo na ako. Straight to the point. Dapat straight. Kasi nga. Kasi pangit ka. Ay na. Pangit ka din naman ha. Kaya bagay tayo.
Oh, excuse me, hindi ako pangit noon. Tawag sa akin, not conventionally beautiful. Ganon! Teka, mahina ako sa ganyan. Mahina ako sa ganyan. Ano ba ang Tagalog noon? Ano bang Tagalog noon? Not conventionally beautiful. Ano? Hindi maganda sa karamihan. Hindi, pangit ka nga! Oo na, pangit na! Okay na, pangit na! Happy ka? Pero ano mo, keyboard ka ba? Type kita eh. Okay, kinilig. Kinilig. Foundation lang inilagay mo. Wala kang ano. Wala kang wala kang lulusot. Kundi ka naglagay ng ano, ng pampapula ng pisngi. Uy, naglagay ako? Uy. Hindi ako kinilig, no. Excuse me. Hindi ako kinikilig. Nakita ko yung paka mo, gumanyan. Uy! Maulo. Hindi ako kinilig. Pang maganda lang yon. Kasi pag maganda kinikilig, matamis tignan. Ganon. Di bagay sa akin yun. Pero ano bang tawag dun sa mga ano? Ano bang tawag pag tayong mga not conventionally beautiful ang kinilig? Ano bang tawag dun? Ano? Nangasim, ganyan. Matamis eh, di. Nangasim. Parang commercial ng suka. Eh, wala eh. Ano ay? Kesa mapakla, di nangasim. Ano? Uy, pero alam mo, tama ka dun sa sinabi mo kanina. Ah, nabagay tayo? Hindi yun. Tama ka na hindi ko binababa tong chat natin kasi Kwan. Kasi wala naman talagang gustong makapag-usap sa akin. Kasi? Sinabi mo na nga kanina. Pangit ako. Uy, teka lang. Wait. Hindi ko intention yon. Pero alam mo, hindi ko ibig sabihin kanina na pangit ka kasi pangit ka sa paningin ko. Pangit ka. Pangit ako. Sa paningin nila. Diba? Sa paningin nila. Pero para sa akin, hindi ka naman pangit eh. Hindi ka pangit. Eh, kahit naman ako, hindi ko naman tinitignan yung sarili kong pangit ako eh. Alam mo, hindi nga ako umalma nung tinawag mo akong pangit eh. Sorry. Walang sorry, kiss! Kaltok ba siya? Hindi, ano ka ba? Nagigets kita. Naintindihan naman kita. Alam mo, sa totoo lang, mas masakit kung maganda o gwapo yung tatawag sa'yo na pangit eh. Pero kung pangit, tapos tatawagin kang pangit, nakakatawa na lang eh. Kasi ganito, kung maganda ang tatawag sa na pangit, alam mo talagang lait yan eh. Mm-hmm. Pero kung pangit, tapos tatawag kang pangit, ano yun? Ano nga? Ano yun? Compliment? Diba? Example, sabihin kang may pangit na nagsabi sa'yo na, uy, pangit ka. Ay, thank you ha. Diba? Ay. Alam mo, nakakatawa. Uy, alam mo, never pa akong tumawa kapag ang pinag-uusapan yung insecurities ko. Wait lang. Plus pogi points ba yun?
Talaga? Oo naman. Teka lang. Tumitibok yung puso ko na mabig. Hindi, ano ba? Ang ibig ko sabihin, alam mo yun, nakakapanibago. Ayun, nakakapanibago. Kasi, hindi ako komportable na pag-usapan eh. Alam mo yun, kahit ng chusi-chusi ko, ganyan, nag-aambisyon ako ng Prince Charming. Pagka yung usapan ganda, tungkol sa kagandahan, ganyan, wala, hindi talaga ako confident eh. Parang, ang hirap para sa akin na pag-usapan, umi-exit ako agad, ganon. Ayoko pag-usapan kapag tungkol sa ganda, ganyan. Alam mo yun, parang sa exam, wala akong permit, kaya hindi ako nagtetest, ganyan. Nung sinusubukan ko naman na pinagtatrabahuhan ko talaga na i-address yung insecurities ko tungkol sa self-worth. Sobrang trabaho. Kung patanungin mo ko, talagang pinagtatrabahuhan ko. Pero parang ano eh, parang sa part ko, parang hindi ko naman may iwasan. Parang inevitable naman siya sa part ko kasi palagi ako may nakikitang mas maganda sa akin eh. Lagi ako may makikilala na mas maganda sa akin. O kung hindi ganun, palagi naman akong may makikilala na ang tingin sa akin, pangit ako. Tama ba yung narinig ko? Inevitable? Inevitable. Ikaw ba si Thanos? Napag nag-snap ka, lahat ng magaganda na wala, ang natira ka. Sana ganon. Mamatay lang sa magaganda, ganon. Sana all. Hindi, kasi ganito. Baka alam mo, baka kasi pag-usapang self-worth, instead na sabihin, I feel good about myself because, dapat yung, I feel good about myself, period. Period. Kasi baka nai-insecure lang tayo kasi nakadepende tayo sa sasabihin ng iba. 'Di ba? Pwede naman nating ano 'yun, i-define 'yun eh. 'Di ba? Pwedeng sa atin manggaling na parang alam mo 'yun, yung gagawin mo lahat ng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Dahil para masaya ka, 'di ba? Para masaya ka. Hindi dahil yung may mas magaling o may mas maganda o dapat mahigitan mo si ganito o mahigitan mo si ganyan. O kaya yung alam mo yung isa pa na parang dapat maging katulad ka ni ganyan. Ina, nakakaburot eh, 'di ba? Nakakarindi. Alam mo 'yun, dapat lahat na lang ng gagawin mo sa buhay ay gawin mo para sa'yo, hindi para sa kanila. Itang ina nila, ano sila, bali? Hey, alam mo, buti ka pa, ganyan ang mindset mo. Ako, Diyos ko. Kahit anong sabi ko ng self-worth dito, alam mo, sa totoo lang, yung self-worth na yan, ang dali niya sabihin. Pero po, ang hirap niya sa buhay. Sobrang hirap. Lalo na ako, hinahayaan kong i-weaponize nila yung itsura ko against me, di ba? Pero yung sinasabi mo naman, naisip ko na rin naman yan, na parang the more na naapektuhan ako sa panlalait nila, the more na tumatalim yung kutsilyo nila na pinansasaksak nila sa akin. Parang ganun. Pero kapag di naman na ako tinatablan, wah, effect na. Diba? Pupurol na yung kutsilyo. Isip ko rin yan. So, parang kasalanan ko pa pala, no? Na binibigyan ko sila ng power kasi tinatablan ako. ikaw naman pala may kasalanan. Inaako, eh. pero parang, pero
Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun or pwede naman kasing lumaban. Pwedeng lumaban. Pwedeng sumagot. Lumaban? Ano? Gagawin ko? Sampalin ko? Ganon? Baka naman makulong naman ako niyan. Hindi. Sabihin mo lang na maganda ka. Hindi lalo kong pinagtawanan. Ito. hindi naman sa ganon. Alam mo, hindi naman sa ganon. Kasi, ipakita mo sa kanila na wala silang power over you. Diba? Na parang, nasabi mo nga eh, na nawe-weaponize yung mga ganyang salita tulad sa mga katulad natin, diba? Eh kung ikaw ay brave and proud enough to say na maganda ka, paano na agad sila? Diba? Quiet ka na lang. Diba? Kasi syempre, ang gusto ng mga yan is maniwala ka sa mga sasabihin nila para masaktan ka. Para tumago sa puso mo yung panalait nila. Diba? Total, ito, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Babalikan ko. Na ang mahalaga sa mundong ito ay yung kung ano yung sasabihin mo sa salamin kapag nakatingin ka sa salamin. Kasi di ba may kasabihan nga na beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Sa sitwasyon na yun, ikaw yung mirror. Si Paolo, payak na ako eh. Ikaw yung beholder. Diba? Tama ka naman talaga. Maganda ako. Maganda ka. Maganda ako. Maganda ka. Maganda ako. Maganda ka. Maganda tayo. Maganda tayong lahat. Maganda tayong lahat. Maganda. Kasi bagay tayo. Hindi ka ba natapos ha? Diba? Dumada moves ka pa eh. Kasi naman, seryoso kasi ako. Seryoso na yan? Sige, pwedeng pag-isipan ko. Maganda ako eh. Pag-isipan ko lang, give me time, ganun. Alam mo, parang may kulang sa buhay ko. Ano? Ikaw. Kakaltukan talaga kita eh. Pwede mo bang kaltukin yung puso ko? I'm Nonong Balinan. And I'm Donna Cariaga. And we hope you like our episode of Small Talk. Don't forget to subscribe to TBA Studios YouTube channel. Thank you!